ko yata nakikita si Alfred. Huling gabi rito ng burol ng nanay mo, ah. O ano? Darating ba siya? Ewan. Magkakasakit ka niyan, eh. Buong maghapon ka nang hindi kumakain. O ito, kumain ka para magkalaman ng tiyan mo. Aliwin nawa kami ng mga aral ng pananampalataya upang sa pagdating ng panahon ay muli naming makasama ang aming kapatid. Salubungin nawa kami ng inyong mga anghel, kapiling ang aming kapatid sa kabilang buhay, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Salubungin ka nawa ng mga anghel sa paraiso at sa iyong pagdating, tanggapin ka nawa ng mga martir at dalhin sa paanan ni Jesus ang hinaing ng makalangit na Jerusalem. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Lumeng, saan tayo kakain pag-break? Doon na lang sa kantin. Sumunod ka na. Gugutom na lang ako, eh. Miss Beautiful? Ah. Si Selena. Selena? Selena! Sorry, ah. Hindi man lang ako nakapunta sa burol ng nanay. Pati sa libing niya. Hindi ko maiwan ng mama. May sakit siya. Okay lang. Nakaraos na naman ng lahat, eh. Kamusta ang mama mo? Maayos na siya. Kaya nga nakapasok na ako. Paano? Mamaya na tayo mag-usap. Naghihintay na estudyante ko sa akin. Morning, sir. Alfred? Yes, to. Bakit? Buntis ako, eh. Selena, tinatanggap mo ba si Alfred na maging kabiyak ng puso habang buhay at magsasama kayo sa hirap at ginhawa? Opo. Alfred, tinatanggap mo ba si Selena na maging kabiyak ng puso habang buhay at magsasama kayo sa hirap at ginhawa? Opo. Alfred, isuot mo yung singsing sa kamay ni Selena at sumunod ka sa akin. Selena, tanggapin mo ang singsing na ito. Tanggapin mo ang singsing na ito
Bilang tanda ng aking pagmamahal. Bilang tanda ng aking pagmamahal. At katapatan sa iyo. At katapatan sa iyo. Alfred? Alfred? Tanggapin mo ang singsing na ito. Tanggapin mo ang singsing na ito. Bilang tanda ng aking pagmamahal. Bilang tanda ng aking pagmamahal. At katapatan sa iyo. At katapatan sa iyo. You may kiss the bride. Siya. Eh, ano sa akin kung buntis? Ako ang ama at nagpakasal na kami sa huwes. Nagpakasal? Living this yun ko, wala. Alfredo, tandaan mo itong ginawa mo sa akin. Mamalasin ang buhay mo. Napakawalang galang mong anak. Bastos! Chief librarian ka, ika mo? O assistant lang? Assistant po. Yun lang ba pinagkakakitaan mo? Wala ka bang ibang negosyo? May pahulugan po akong RTW, payong, bag, pabango. Mga paiyakan? Ayoko ng ganyang kita. Si Alfred, hindi nagmana sa akin. Para akong sirampla ka sa batang yan, lagi kong sinasabi sa kanya, tulungan na lamang niya ako sa pag-asikaso sa aming negosyo. Hintuan na niya yung pagtuturo. Palibhasa lumaki sa pundilyo ng kanyang ama. Ang papa niya, noong nabubuhay pa, ay isang high school principal. Alin? Kung hindi dahil sa akin, patay gutom ang labas namin. Ama naman! Ano ba? Behave! Pati kasi yung aso, sinasabay niyo sa pagkain ng tao. Bakit, Alfred? Ano ba akala mo sa mga aso ko? Hindi ba parang mga tao yan? Nakalimutan mo na ba? Selina, marami kang nababasang libro. Opo. Ang tao at ang hayop ay parehong nilikha ng Diyos. Ayon sa mga siyentifiko, ang tao ay nanggaling sa hayop at naniniwala ako dyan. Kaya kung minsan, may mga tao na ang kilos ay parang mga hayop at may mga hayop na parang tao. Ang anumang kinakain ng hayop ay pwedeng kainin ng tao at ang kinakain ng tao ay pwedeng kainin ng hayop. Yan ang lalaking pakikisamahan mo! Huwag kang bastos! Mag-uusap pa tayo! Hindi ninyo ako masisisi! Kahit sinong magulang ay magagalit sa ginawa ninyo. Ginulat ninyo ako. Kaya may katwiran akong pagsabihan niya si Alfred. Yamagang yan. Yun lang ang ginagawa. Magturo sa eskwela. Maligaw ng babae. Ako, apat na oras lamang ang tinutulog ko sa bawat gabi. Ang iba ay inuubos ko sa trabaho. Sa negosyo namin. Katulad ngayon, marami akong gagawin sa opisina ko. Marami akong tatapusing papeles. Bago ka nga pala pumasok sa kwarto nyo, ipagtimpla mo ako ng kafe. Dalhin mo sa opisina ko. Walang sugar. Black. Fred? Alam ko hindi ako ang tipo ng babae na gusto ng mama mo para sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, gagawin ko naman ang lahat para maging kalapat dapat ako sa... Ilagay mo nga sa refrigerator. Sa ref? Bakit? Para malamig. Masarap ang pakiramdam bukas pag suot ko.
Mama! Saan kami kayo matutulog? Manlilimahin kayo! Gagaling Mama? Niyo ang katawan niyo! Tignan ko lang kung hanggang saan ang galing niyo! Kung meron mang ayaw sa inyo, sapata ka lang po sa bahay na ito! Bakit hindi kayo magsalita? Magreklamo kayo sa akin! Hindi yan guguluhin niyo ang kwarto ko! Wala lang kayong ginawang tama! Ikaw! Humarap ka sa akin pang inakausap kita! Hindi ba kayo naiiyak sa mga ginagawa ninyo? Guguluhin ninyo to? Papaguluhin niyo ako? Nako! Mga hayop kayo talaga! Mga buwite! Isa na lang! At maghihiwalay na tayo ng landas! Itatapon ko na kayo! Alfred? Alfred ang mama mo. Shit! Alfred, may nangyayari yata sa mama mo. Alfred! Shh! Alfred! Alfred ang mama mo! Alfred! Alfred! Makapangyarihan lahat ng salita niya. Kailangan, sundin mo. Ako? Kung may kailangan ako sabihin sa kanya, kailangan sulatan ko pa siya. Dadalawan lang kami dito sa mundo, bakit hindi ko pa siya pagpasensyahan? Total! Sabi niya sa akin, yung negosyo ko, Alfred, para sa'yo yan. Kapag ako namatay, lahat mapupunta sa'yo yan. Alfred, pagkagaling mo nga pala sa klase mo, dumaan ka sa jewelry shop. Dadating doon si Tess Galang at meron kaming pag-uusapang negosyo. Ayokong naghihintay siya, ha? At ikaw naman, Selena, yung pagbubuntis mo, huwag mong daanin sa pahiga-higa sa kama maghapon. Pumunta ka sa kusina at tulungan mo si Trining sa pagluluto. Mabuti na yung natatagtag ka. Selena? Sir. Selena. Nasa kusina ako. Selena! Oh, bakit? Anong ginagawa mo dyan? Nagpapakain ng aso. Bakit ikaw nagpapakain ng aso? Magaan lang naman trabaho ito eh. Bumili ako ng gamit ng bata. Ha? Talaga? Patingin? Bumili na rin ako kurbata ko. Nabili ko rin yung mga ipinigbilin mo. Ay, siya nga pala. Nakuha mo ba yung sweldo ko? Oo. Oh, ito. Yan yung mga pinamili ko dito sa mga gamit. Siya nga pala. Pagkapanganak mo, dumito ka lang sa bahay at talaga amoy anak natin. Sayang din naman yung kikitain ko. Pwede naman tayong kumuha ng yaya, di ba? Mahirap na iba pang kamay hahawak sa anak natin. Tsaka hindi pa paig si mama sa gusto mo. Ikaw naman ang asawa ko eh, kaya ikaw ang dapat magdesisyon. Uy! Babalik na ako sa school. Late na ako. Ang suot mo. Hindi na bagay yan dahil wala ka na sa simbahan. Palitan mo yan. Kasi ho, puro luma na yung damit ko eh. Eh, ano kung luma? Eh, sa'yo lang ang damit mo. Total, wala ka namang gagawin. Magsisilbi ka lang at tutulong. Sige na! Hindi mo ba ako ipapakilala? Ituha mo nga yung bote ng alak si Baba. Kakalabit. Ay, gino. Ikaw, Okay, daming. Malites! Hi, tita. Ang akala ko hindi ka nagarating. No. Nandun si Alfred. Oh? Oo. Ah, Selena, sabihin mo sa katulong magdala ng yelo dito. Madali! At isa pa, doon ka na lang sa taas.
alagaan mo yung bata. Let's go, tita. Oh, come on, come on. Ang ganda ka. Thank you. Alfred, look who's here. Oh, hi. Kamusta ka na? Eto, at your beck and call pa rin. Ikaw ha, mula nang nag-asawa ka, hindi na ako dinagdago sa kasi. Okay, ma. Pare, kamusta ka? Mag-enjoy kayo, ha? I'm so sexy. Madre, bolero, drum Selena, naaawa na ako sa'yo. Ang tiyaga-tiyaga mo makasama sa mga sirang yun. Pero ang totoo, ang nakatira dito, hindi naman mga tao eh, kundi mga kwago. Eh bakit hanggang ngayon nandito pa rin kayo? Alam mo kasi, yan si Senyora, kababata ko yan eh. At nakagisnan ko na katulong nila dito ang inay. Dito na nga ako lumaki hanggang sa siya'y namatay. Pagkatapos, inampun na nila ako. Nakapagtiis na nga rin ako dito. Kahit na alam ko, lahi sila ng mga baliw. Baliw? Oo, namana nila yun sa tatay ni Senyora. Namatay nga yun sa ospital sa Mandaluyong. Ang papa ni Alfred? Babaero yun. Sa selos nga ni Ma'am, unti-unti niya nilalaso ng kanyang asawa. Nanghihina siya. At nang magpa-check up siya sa doktor, at saka lamang niya nalaman, nilalasong pala siya. Nako, alam mo nangyari pagkatapos nun. Hindi na namin alam kung nasaan siya, kung buhay pa siya o patay na. Si Sir Alfred mo? Ayoko sanang sabihin sa iyo to, baka isipin mo sinisiraan ko yung asawa mo. Alam ko namang mahal mo asawa mo, pero ang hindi mo alam, mamamatay tao si Sir. Yung una niyang kinasamang babae, pinatay niya. Meron siyang unang kinasama? Oo! Para din ikaw yon. Nagkakagalit sila, nagkakagulo, nagkakahiwalay. Ayaw umalis ng babae. Siguro naghahangad ng pera. Isang gabi, narinig ko na lang si Sir at ang kanyang babae na nag-aaway. Pagkatapos, natahimik. Maya-maya lang, dali-dali naman ba si Sir sa kanyang kwarto at pinunta ng kwarto ng kanyang mama. Tarantang-tarantang nagkakatok si Sir na sinamahan pa ng malakas na tawag. Binagbuksan din siya ng pinto at sa mga grilos ni Sir, eh malalaman mo may malubang nangyari. Mabilis ang pinapasok sa kwarto. At kaming pinuntahan. Nagpili lang naman ng mga walang katuturang bagay para sa kanyang mga aso. Pagkaraan ng ilang araw, eh nakarinig kami ng balita sa radyo na may natagpo ang bangkay. Selena! Hi.
Galing ako sa pawn shop ni Mama. Pinagagalitan niyo yung mga tauhan niya. Umalis na ako, hindi niya alam. See? Ganda ba? Sa'yo yan. Yan. Salamat, Alfred. Tara, alis tayo. Bis ka. Manunod tayong sine, kakain tayo sa labas. Talaga? Huh? Teka muna, paano si Baby? Trining! Sir! Ikaw muna magbantay ng bata, ha? Opo, sir. Okay? Trining! Anong ginagawa mo sa kwarto ni Alfred? Pinatulog ko po yung bata, eh. Bakit? Nasaan ang ina niyan? Sinundo po ni Sir Alfred. Kakaando po sila sa labas at manonood ng sine. Napaka-ambisyosa naman babae yan. Ang mga aso ko, pinakain mo na. Opo, tulog na rin po eh. Sige, matulog ka na. Ako lang bahala sa bata. Kabilin-bilinan po ni ate eh. Huwag ko rin pong iiwan ang bata hanggang hindi sila dumarating. At babantayan ko rin pong mabuti. Ay, kung sinasampal kita! Uli-uli! Wala kang susundin sa bahay na ito, kundi ako lamang, ha? Ang baho-baho mo, tatabi ka sa bata! Mula ngayon, hindi na ako papayag. Napabayaan ka ng nanay mo. Hindi naman talaga ang pumatay sa ending. Doktora, hindi ko talaga makuha eh. Ikaw talaga. Sabihin mo nang hindi mo naintindihan yung pelikula dahil English yun. Sobra ko naman. Oo. Trining? Yung anak ko? Kinuha po ni Senyore. Mama? Mama? Pasensya na ho kayo, Mama. Ginabi ho kami ni Alfred eh. Kukunin ko na ho yung anak ko. Total! Wala ka namang kwentang ina. Pabayaan mo na sa akin ang bata. Ako mag-aalaga sa kanya. Bakit niyo tinabi yung anak ko sa aso? Kilala ko yan ah. Saan mo kinuha ito? Sumagot ka! Saan? Kay Alfred ho. Kinuha niya sa jewelry store nang walang paalam. Ano tawag? Magnanakaw! Hoy! Hoy! Anong matututunan ng bata sa inyo? Isang amang tamat at inang tatanga-tanga? Akin na yung bata! Sa susunod, huwag niyo nang gagawin ito. Papakainin ko mga aso ninyo. Lilinisin ko buong bahay ninyo. Susundin ko kayong parang alila. Pero huwag na huwag niyong papakialaman ang anak ko. Tama man o mali, ako pa rin ang ina niya. Ako lang ang may karapatang magpalaki sa kanya. Ingrata ka talaga! Huwag mo akong tinatalikuran pag kinakausap kita. Anong akala mo sa sarili mo? Nakabigmit na matamang isda! Babae, pangkama ka lang! Matanga kang babae! Bayas ka sa pamamahay ko! Malanti ka! Tama ang kinala ko sa'yo! Hindi ka nagawa ng mabuti! Bayas ka! Boba! Akin na yung bata! Ibigay mo sa akin ang anak ni Alfred! Selina! Walang hiya ka, babae ka! Kapag sa akin! Alfred! Pagdahamin kita! Alfred! Sumpa ko na tabulang ang walang lata! Alfred! Alfred, ang mama mo! Takot ako! Bakit ka nung ano ka ba? Alfred! Alfred! Ang makakainin! Di ba iiwin? Walang hiya ka talaga! Ma? Uli-uli, kung kukuha ka ng alas sa jewelry shop, magpapaalam ka muna sa akin.
Ma, sasabihin ko sa inyo yun at babayaran ko sa inyo yun. Mabuti na lamang at mumurahing alahas ang kinuha mo. Sinabi na sa akin ni Selina nangyari kagabi, ma. Matigas ang ulo niyang asawa mo, sumasabad, at saka nagmamalaki pa. Kung sa bagay, alam ko namang nagkamali ka sa kanya. Kaya pinagtitiisan mo yung kanyang kabastusan. Hayaan niyo, ma, kakausapin ko siya. Alfred, ngayon pa lang magdesisyon ka na dyan sa sarili mo. Ang magkagulo tayong muli o mamuhay ka ng tahimik. Dahil ipinangangako ko sa'yo, guguluhin ko kayo. Hanggat hindi mo napapaamoy ang asawa mo at naituturo sa kanya kung sino ang dapat masunod sa bahay na ito. Opo, ma. Siya nga pala. Tumawag ako sa eskwela mo at sinabi kong magre-resign ka na. Sana maunawaan mo ako para sa kabutihan mo rin ito. Oh. Sige. Oh. Kausapin mo si Selina. Sabihin mo mamaya dadating na yung yaya. Sorry ni Mama. Sige na, pumayag ka na sa kagustuhan niya para wala nang gulo. Ano mangyayari sa akin dito, tutunga nga? Siyempre, akong ina, akong mag-aalaga ng baby natin. Hindi naman mawawala sa iyong anak natin. Kahit na anong oras gusto mo makita, makikita mo naman. Isa lang tayo ng bahay, Selina. Isa lang tinutuluyan natin. Kukuha niya ng yaya yung bata. Ako, anong magiging silbi ko? Sabi ni Mama, tumulong ko muna rin sa mga gawain bahay. Ah, ganun. Gagawin niya akong alila at papayag ka naman. Magpapakain ng aso niya, magpapaligo ng aso niya? Hindi mo ba ako naiintindihan? Mahirap ba intindihin yun? Ang sabi ko, sundin na natin ang gusto ni Mama. Para wala ng gulo. Tapos, yun lang, mahirap bang intindihin yun? Ha? Hindi! Ang mahirap unawain ang ugali at gusto ng Mama mo, eh! Sinabi ko na sa kanya, hindi niya pwedeng pakialaman ang pamamaraan! Alfred! Mamaya lang sa gusto ng mama mo.
yumakap ninyo? Ang cute-cute naman pala. Nabigyan na ba ito ng mga immunization tulad ng anti-polio, anti-missiles, anti-chickenpox? Ito tatin mo yun. Well, it's all yours. Baby. Baby, don't cry. Ay, laya, don't cry. Yaya will get angry. Uy, ang ganda mo naman, ha, baby? Ang maganda ko sana, Mrs., hindi na ako pakikialaman ng ina sa pamamaraan ko na pag-aalaga sa bata. And we'll all be fine. Selena, anong oras na? Bakit hindi mo papaliguan ang aso? Don't cry na, don't cry, baby. Sumunod ka sa akin. Tuturo ko sa'yo ang kwarto ng bata. Tinawag ka pa ng writer na The Lady with a Golden Patch. Ang ganda ng buhang roon. Really, tita? Sa opisina tayo mag-usap at nagpahanda ako ng masarap na pagkain. Unstable as it is now. I would like you to look at the feasibility studies. This will show you a clear information about sourcing, plating, cladding, and even marketing of low to medium range jewelries. Napakahusay mong businesswoman, Tess. Akalain mo yun? Nakumbinsi mo ako sa isang... Mama, mauna na kayo. May aasikasuhin pa ako eh. Okay, tayo na iha. At sana makausap tayong muli tungkol sa ating negosyo. Ano iniiyak-iyak mo? Kanina ko pa nga gusto magsumbong sa'yo eh. Para ang bago ng bago kay Mama. Pinapatula mo pa siya. Pagsabihan mo nga ang Mama mo, paano naman ang turing niya sa akin dito, hayop eh? Konting problema, pinalalaki mo pa. Problema ko na si Mama. Problema pa kita. Pakinggan mo! Sumasakit ka! Ulo ko sa inyong dalawa! Bakit hindi mo ako tulungan? Alfred! Asawa mo ako! Asawa mo ako! Inaapi na ako ng ina mo! Kung dati kaya kong tisin ang pangabuso niya! Wala nang laman yung bibig mo, Selena, kundi puro problema. Nakakapikong ka na. Paano naman? Wala na akong ginawang hindi napansin ng Mama mo eh. Akala ko may asawa akong sasandalan. Inaasahan ko masasandalan. Isa pa nananadyayang Mama mo. Kala niya hindi ko alam. Binubugaw ka niya kites galang ah. Ano ka ba? Pati ibang tao idadamay mo? Alam mo, wala naman tayo problema si Lina eh. Ikaw lang nag-iisip na may problema tayo. Pati ibang tao tumutulong sa atin, idadamay mo pa? Huwag mong tuluyan sirain ang araw ko. Siya nga pala. Ipag-impake mo ako, aalis ako. Pupunta kami ng Hong Kong ni Tess.
Mamimili kami ng materyales para sa aming business. Mawawala akong tatlong araw. Eh, bakit biglaan naman? Talagang ganun sa business si Lina. Alfred! Sige na, may meeting pa ako. Late na ako. Why are you crying ba, ha? Don't cry na, don't cry. Yayo will get angry, ha? Here's your milk. Oh, here's your milk. Don't cry na. Stop crying. Ayoko na iyakin. Stop. Hindi ko na talaga kaya, Trinit. Sobra ng pangapi nila. Drink na your milk. Ikaw lang kasi, ang tiyaga-tiyaga mo. Come on, drink your milk. Layasan niya mga halip na yan. Dali mo yung anak mo. Stop crying. Tulungan mo ko. Tibayan mo yung loob mo. Ako hindi, baka matulad ka doon sa unang kinasama niya. Paano ang gagawin ko? Trinit! Ay! Ipag-tip na ako ng kape! Walang sugar! Black! Mawawala si Alfred ng tatlong araw. Pupunta siya sa Hong Kong. Doon siguro ako pwedeng tsumempo ng alis. Ang problema yung yaya. Akong bahala sa yaya. Basta ihanda mo ang gamit mo. Kailangan ko ng pera sa pag-alis namin ng anak ko. Kahit 5, wala ako ngayon eh. Total eh, parang hayop naman ang trato nila sa'yo. Aba eh, lubus-lubusin mo na. Bumawas ka ng pera sa kaha. Paano? Aba eh, sa tagal ba naman ang pagkakatira ko rito sa bahay na ito eh? Alam ko na lahat ang sikreto nila. Dati, binala ko nang nakawan ng mga yan. Kaya, pinaduplicate ko ang susi ng opisina at pati kombinasyon ng kaha, alam ko na rin. Matagal ko ng balak yan. Hindi nga lamang matuloy-tuloy. Hanggang sa pati balak, nawala na rin. Pero ngayon, dahil mas kailangan mo ito, tutulungan kita. Nais mo na ba? Mga bagong polo gagamitin ko, ha? Eto, oh. Mga mabibigat na foreign investors makakaharap namin, no? Oh, ba't ang sapatos ko? Wala pa. Ha? Kukunin mo yung sa ref. Sige na, nagmamadali ako. Oh. Sige na, sige na. Sige na! Nagmamadali ako. Pag-ingatan mo ang sarili mo, ha? At pagbutihin mo para bumilib sa'yo si Tess. Opo, Mama. O, wala ka mang nakakalimutan. Dala ko po lahat. Kumpleto. Sige, iho. Sige, Ma.
talaga? Happy birthday? Naku, nakakaya ata. Wala man lang karigarigalo sa'yo, ha? Oh, ito naman. Iisang bahay lang naman tayo, eh. Halika na. At lalamig ko niluto. Oh, sige na nga. Mabuti na lang. Hindi iyakin tong alaga ako. Nakakatuwa naman. Ano pa papatikin mo sa akin? Uy, huwag mo na isabi si Selena, ha? Go to bed. Nantok na baby ko. Lie down. Sleep. Pero para sa ito. Pabayaan nyo na kami makaalis rito. Makakakala mo'y makakatakas ka na dala mo ang bata. Dala mo ang pera ko. Pwes nagkakamali ka. Dahil papatayin na muna kita. Dining! Labas yan! Magali! Labas! Galihan mo! Iwan mo yung bag mo! Yung bag mo! Labas! Magali! Mama! Labas! Mama, maawa na kayo sa amin ng anak ko. Pabayaan nyo na kami umalis. Anong maawa? Yay! Parang awa nyo na ho. Pabayaan nyo na ho kami. Kidnapper! Mama, please. Kaya na bata! Akin yung bata. Ayoko! Maawa! Baka mabano yung bata. Baka mabano. Baka naman pwedeng. Lumapit kayo! Babaralin ko kayo! Pag-usapan natin ito. Pasok sa loob! Pasok! Hoy! Ayun na yung bata tayo! Atong sabi eh! Dali! Isara mo! Pasok! Huwag mo ang nasarang pinto! Huwag mo, Kaling! Dali! Huwag mo ang nasarang pinto! Dali! 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 Buksan mo! Susi! Ito! 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 Dali! 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 Ayan, bukas na, takbo. Bilis, bilis. Dali, dali. Trining, maraming salamat. Hindi ko makakalimutan to. Oo, sige na, dali. Bilis na. Bilis. Dali, ito na ang maleta mo. Kayo na bahala sa kanila, ha? Alis na kayo. Alis na kayo. Ah! Saan ka pupunta? Alfred. Binigo mo ako, Selena. Sabi ko na nga ba may gagawin kang katarantaduhan. Lalayas ka. Itatakas mo, anak ko. Dito ka. Dito ka lumayas. Dige! Pahaya mo na kami makaalis ang anak ko. Awa ka naman sa amin. Awa? Awa? Baril!
animal ka! Ma! Salamat, dumating ka! Ma! Lang yaka! Yaka! Sobra naman kayong mag-ingay. Nagising tuloy ang mga aso ko. Naistorbo tuloy ang tulog nila. Lily, magtimpla ka ng gatas. Ikaw, Trining, patahimikin mo sila. At ikaw, dalhin mo yung bata sa kwarto. Wala kayong mapapanood. Wala kayong makikita. Ma, nakapatay na naman ako. Pues, itapon mo. Oh.
Ngayon. Kung sa pinsan ko nangyari yan, nako, hahanapin ko silang lahat. Papatayin ko sila. Uubusin ko ang bana ng baril ko sa kanila. Mga mayayaman kasi, walang mapaglagyan ng kanilang pera. Kaya pati masasamang bisyo, pinasok na nila. Pati tao, gusto nilang ituring na parang hayop. Yun bang baliwala sa kanila kung patayin nila? Hindi nila alam na maraming taong naghihirap ngayon. Yung asawa ko, sa tindi ng hirap ng buhay namin, pati pag nanakaw, pinasok. Katwira niya, kahit magnanakaw ka kung marami kang pera, makakatikim ka ng respeto. Hindi ka ituturing na parang busabos ng iyong kapwa. Yun na lang. Minalas na matay sa isang inkwentro. Kaunti lang, isang gwardiya na tutulog pa. Kayang-kayang pasukin. Naloko na. Nadagdagan pa na isa. Paano? Hintayin natin lumabas pa yung isa. Mama, maawa na po kayo. Sige na po, kahit konti lang po. Sige na po, oh, Mama. Oh, give me back. Sige na po. Ay! 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 Ay
ni mga kalayuyan. Set up checkpoints in all roads. Double time! Yes, sir. Bitch. Sir. Go ahead. Basta tinutukan na lang ako ng baril, pati nga ako yung bag ko tinangayin. Anong pangalan niyo, miss? Ano ho, Griselda? Griselda, ano ho? Ramos. Can you remember her? Nasaan mo ba dito yung manager? Can you identify her? What I'm trying to say is, are there any scars or marks or any other marks that would help you identify the culprits, eat, and when you see him again? Do you get my point? La-di-da. Okay. Fernandez, take over. Yes, sir. Miss, akin na yung pera. Pag nanako ka rin, ano? Hindi pwede. Akin to. Pinaghirapan ko to. Walang pwedeng kumuha nito para to sa mga plano ko! Miss, akin na yung pera. Huwag matigas ang ulo. Pagkakamatayan tayo, babarilin kita. Hindi ako nagbibiro. Babarilin kita! Dalton! May mga pulis! May mga pulis! Isasarado ko yung pinto. Walang ibang daan kundi dito. Magbabangka tayo. Hoy! Oh. Paano ako? Bahala ka sa buhay mo. Hindi na lang tayo. Huwag niyo lang ako iwan. Ay, akin yan! Hindi pwede ka lahat, lahat. Dalton, dalihan mo't makabuti tayo na aswa. Hoy! Tulungan niyo ako. Mapahid na akong hati tayo. Eh. Kailangan ko lang itong perang to. Ayoko makulong. Halika na, halika na! Ako na kaya ang mahawa. O sige, Lunda. Oh, ito yung pera mo. Naku, iingatan mo mabuti yan. At baka mawala, inadyan ang buhay mo, ha? Salamat uli sa inyo, ha? Oh. Pasensya ka na, ha? Nangangailangan din kasi kami. Okay lang yun. Siguro ngayon, pare-pareho na natin malulutas sa mga problema natin, ha? Tutuloy na ako, ha? Sakaling nasa Maynila ka na, natupad na ang mga plano mo. Sana kahit minsan, maalala ang pagtatagpo natin. Salamat, ha? Selina, ingat lang, ha? Sige na. Yes, boss. Barney, bahala ka na dyan, ha? Cheat ko lang, ha? Oho. Balutin mo ito, at saka ito rin. Tapos na, mamasyal tayo, ha? Han? Talaga? O, sige. Miss, cheat nyo? Ay. Bakit ho? Miss? Nawawala yung pera ko, eh. Luma na ho yan. Boy! Dali, tumawag ka ng pulis! Hindi. Marami talaga ako.
kong pera ay nandito sa loob ng bag ko, biglang nawala eh. May naglakaw. Wag ka na. Hindi! Huwag na pulis! Huwag kang tatawag na pulis! Kung bilaki dito! Sinabi ko sa inyo, nagsasabi ako ng totoo, marami akong pera. Lumayo kayo! Babarilin ko kayo pag lumapit kayo! Pulis! Pulis! Mag- Diyan lang kayo! Sige na, bilisan nyo! Mga walang hiya, mga manluloko! Madrugas! Makikita nila! Kasi may pag-ingat ka pa! Sana maalala mo kami pag nasa Manila ka na, ulol! Bulok! Napalalagpasin ko silang mga leche kayo! Kagancho! Pahati-hati pa rin ng pera, palaisan lang ako. Tago na kayo sa pinanggalingan nyo. Kagantinin ako sa inyo. Palagay ko, Biga, wala ka kabuhay-buhay dito. Walang hiya kayo! Selina, sandali! Uy! Mga demonyo kayo! Bakit niyo ako ginanito? Bakit niyo ako niloko? Selina! Binigay ko na nga sa inyo kalahati ng pinagpagura ko, ha! Winalangiyan niyo pa ako! Magpapaliwanag ako! Isa ka ba? Di na kayo naawa! Alam niyo, kailangan ko yung pera yan, ha! Wala kayong konsensya! Alam ko hindi ako matalino, pero huwag niyo naman akong gawin tanga, oh! Hirap na ako, eh. Masyado na ako nahihirapan. Hindi na lang kasi... Hindi lang kasi alam kung bakit ako nagkakaganito eh. Bakit umabot sa ganitong buhay ko? Hanap ng tunay na ginto, Alfred. Maraming manluloko dyan. Kapag kinilatis mo na, at fit pala, mabuti pang itapon mo na lang at sunugin. Dahil wala nang pagbabago yun. Pero kapag tunay ang ginto, aalagaan mo ito at iingatan. Dahil mahalaga ito. Bakit? Pumayag na ba ang mama mo? Alam mo, Tess, hindi pa tumanggi si mama sa tunay na ginto. Parang hindi ka panipaniwala nangyari sa'yo. Kung hindi ka mismo nagkwento, hindi ako maniniwala maaaring mangyari sa tunay buhay. Kaya nga ako napilitang mag-hold up ng bangko, eh. Narin ang pera mo. Walang bawas. Ibibigay namin sa'yo lahat para makabalik ka na Maynila at makuha mo anak mo. Ngayon pa, kilala na ako ng mga pulis. Palagay ko hindi na ako makakaalis ng bayan na ito, eh. Sasamahan ka namin. Tama!
naman tama. Makakapamasyal ako sa Maynila. Saan ka ba sa Maynila? Sa San Juan ho. San Juan? Eh, malapit lang pala eh. Sa bubog din ako eh. Ang layo naman. Bakit, Dalton? May mobile silikon ha? Dalton, anong gagawin natin? Malayo pa yan. Huwag ka nervousin. Akong bahala. Dalton! Umilaw pa. Huwag kayo magpapalata. Huwag kayo magpapanik. Anong gagawin natin? What is he doing? Hindi malulutas ang problema mo kung pagtatalunan natin yan. Pera lang yan. Hindi dapat pinag-aawa yan. Mauubos din yan. Hayaan mo. Bukas, papalitan ko yan. Dodobling ko pa. Pangako. Sige. Matulog ka na. Diyan ka na sa kamat. Okay kami rito. Dalton, pasensya ka na, naperwisyo ko kayo, ha? Okay lang yun. Pasensya ka na rin, ha? Bigla kasi uminit ulo ko, eh. Ganon! Pwes, akin
Puro sakit na ulang binibigyan sa akin! Sorry, police! Umahimik ka! Alam niyo ba? Sa totoo lang, kunwari lang mabait yan eh. Totoong magnanakaw yan eh. Walang hiya yan. Ito! Halika na! Maging nurse, doktor, mayaya, ikaw na lang tinutulong sa mga problema mo. Puro ka balbala pa ginagawa mo. Hoy, hindi mo ako alila, kaya huwag kang sisigaw-sigaw, ha? Bawa ka, pero hindi mo alam dahil sa kagigahan mo, mamamatay tayo. Eh kung mamatay yung bata, palibasi wala kang anak, kaya hindi mo ako maiintindihan. Alat yung babaeng yan eh! Bawiin mo ang sinabi mo! Bawiin mo ang sinabi mo! Sabi ko, pag hindi ka tumigil ng kadadaldal, malalaglag tayo! Mabuti pa, bumalik ka na lang sa Maynila! Masusuhin mo alak mo! Tisi mo trato na sa outbilan mo! Huwag mo lang kami damay, naghahalap buhay lang kami! Marami kayong sapsat! Wala naman pala kayong pinapat! You stupid! Come on! Get them! Get them! And fire it! I'll get you! I'll get you! Sabi mo! Tandaan naman! Baka mapangga tayo, Dalton! Ginto mo yan! Sabi mo! Kahit kung di ko pa! Tarantado ka talaga, nananadya ka, no? Ang susi! Akin na ang susi! Ayan! Dalton, ano ba nangyari? Ano ba hinihintay nyo? Bumaba kayo dyan! Baba! Baba, sabi eh! Humanap kayo ng masasakyan nyo. Total, sana naman kayo magnakaw ng sasakyan ng iba eh! Pagkita-kita tayo sa impyerno! Alam mo, kung ako sa'yo, pakiramdam ko eh, matutunaw ako. Ang kapal ng mukha mo. Matindi pa nga ang kailangan mo, no? Kung ikaw siguro masusunod sa mga lakad natin eh, sasabi tayo. Sabi nga sa sermon ng pari sa simbahan, ang babae ay dapat pailalim sa gusto ng lalaki. Asawang babae, kailangan laging nagpapailalim sa asawang lalaki. Yun ang sermo ng pari sa simbahan. Ganun na rin yun. Bakit? Asawa ba kita? Nagpailalim siya sa gusto ng asawa niya. Bugbog naman siya. Lily! Lily! Tagal-tagal mo, pinaplansya ko lang naman sa'yo panyo ko eh. Good morning. Good morning. Anong ginagawa ng asong yan dito? Alisin yan sa harap ko! Tess, hindi ka naman inaano ng aso ko. Saan ka ba nakakita ng asong ko?
kumakain sa mesa. Malinis ang aso ko. Wala akong pakialam kung anong klaseng aso yan. Nakakadiri. Tanggalin mo yan. Trining, alisin mo nga si Richie. Nawalan na ako ng ganang kumain. Alfred, let's go right now. Alfred, let's go. May meeting pa tayo. Oy, pare. Uy, ano sa inyo? Sigarilyo sa akin. Sa akin, lights. LiDAR, pare, meron ko dyan. Meron, meron. Kuha ka na rin. Tingnan mo nga ito, magkano ito. Oh, ba't nanginginig ka? Pasmado po. Relax ka lang, babayaran ko yan. Opo. Ito, sama mo na rito, ha? Opo. Kanino bang bahay ho ito? Bakit palipat-lipat kayo ng lugar? Panligaw sa mga humahabol. Alam mo na? Alam nyo, makinis siya. Parang lumaking hindi sanay sa hirap. Naku, napakayaman ang mga magulang niya sa Davao. Bakit ho? Matagal na ba kayo magkasama? Dati na ho ba kayo magkakilala? Dati akong katiwala ng kanilang mga lupain. Ganun ho ba yun? Oo. Pinagkatiwala sa akin si Dalto ng kanyang mga magulang bago pinatay. Pinatay? Oo. Sinasabi niya? Mula noon, hindi na natahimik ang buhay namin. Gustuhin man ni Dalton na mamuhay ng normal sa malayong lugar, eh sinusundan din siya ng dati niyang buhay. Noong una, nagninigo-negosyo kami dito. Pero hindi nagtagal, dumating ang notisya sa mga pulis na wanted siya sa Davao. Sa itsura niyang yan, mahirap na hindi mapansin. Abay! Patay na siguro kami kung hindi kami naging hold-upper.
sugod ko, Anay! Anay! Oh. Ano to? Ano naglagay niyan? Para maampat ang dugo. Bakit mo ako binababoy? Ano palagay mo sa akin, ha? Ayoko nito! Teka muna, bakit? Ha? May gamit ba kayo? May gamit ba kayo? Kundi ko ginawa sa iyan, naubusan ka ng dugo! Ayoko nito, Anay! Tanggalin mo! Sige! Tanggalin mo! Alitin mo! Tanggalin! Teka muna! Ayaw mo, ha? Ako magtatanggal! Anay! Ano pa? Arte-arte mo, ha? Dugo ba? Anay! Buhay mo! Ayaw! Bahala ka sa buhay mo! Ernie! May dugo! Gamot din yung sugat ko! Sana pinabayaan na kitang mamatay eh! Makahirap ako tapos ito lang yung gaganti mo sa akin? Bakit? Inutusan pa kita? Kaya naman na Ernie ito ah! Yeah! Alam nyo, para kayong mag-asawa kung mag-away. Samantalang kahit minsan, hindi pa kayo nagkatukaan. Alam mo, Dalton, napansin ko sa'yo, simula na magkaroon tayo ng kasamang babae, lagi na lang mainit ang ulo mo. Hindi ko malaman kung pinaglilihen mo o iniibig mo. Samantalang nakikita ko naman kay Selena ang paghihirap para magkasundo-sundo tayo. Alin, kung hindi si Selena, baka namatay na ako ng atake sa puso ko gabi. Si Selena ang gumawa ng paraan para magamot ka. Ikaw naman, Selena, sobra naman ang tapang mo. Kaunting init itong isa, sinasabuyan mo pa ng gasolina. Kaya tuloy para tayo naglilihap dito. Alam mo naman gumagawa rin siya ng paraan para matulungan ka. Kaunting palpak. Nagmamalaki ka naman pag hindi kayo tumigil ng kaaway. Kayong dalawa ay sisilid ko sa sako. Iulo ko kayo sa ilo. Patahimikin mo ngayon, batang yan! Namimirwisyo ko eh. Oh, ayan! Isa lang mo sa bunganga niya na matahimik na yan. Eh, mayroon itong bata. Eh, didalin mo na sa doktor. Ano ka ba, gaga? Eh, bakit yung panakikialam kayo sa akin? Hoy! Ster! Ano ba yan? Eh, misis ito mo, oh. Ayoko ng batang yan dito sa bahay na to. Aba, nung una ayaw mo sa aso. Ngayon naman, ayaw mo sa anak ni Alfred. Mabuti pa, bumalik ka na sa palasyo mo. Akala mo gusto kong tumira dito? Baliw! Hoy! Mga multo nakatira akala dito! Akala mo kung sino ka? Mabuti pa lumayas ka. Bakit? Ano ba nangyari? Ako, Alfred, palayasin Bess mo yung babaeng yan. Hindi ko yan kailangan dito. Akala mo kung sino senyora yan? Palayasin mo yan! Ikaw ang may kasalanan. Bess, nagdala ka ng ahas sa pamamahay ko. Ano ba nangyari? Palayasin mo ang walang yan. Pwede ba, makinig ka muna sa akin. Napaka-ipokrita ng babaeng yan. Pwede ba? Tumayin ka muna. Talagang lalayas ako dito kaysa makisama ako sa mga katulad yung mga baliw. Bawiin mo ang sinabi mo. Babawiin ko lahat ng perang in-invest ko sa inyo. Tingnan mo. Tingnan mo ang babaeng ito, Alfred. Ikaw ang may kasalanan. Nagdala ka ng babaeng, ng walang yan babae sa bahay na ito. Nagdala ka ng ahas. Tess, paano na yung plano natin? Di ba gusto mo magkaroon tayo ng baby? Sira ka talaga, no? O sige, diliwag na lang tayo ng baby. Madali naman ako kausap eh. Huwag lang umalis. Ma! Ma, Tess, mag-usap muna tayo. Bitiwan niyo ako! Dede-branda ko na kayo! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Tess! Alfred! Sandali! Alfred! Alfred. Ma? Ma? Rining! Rining! Yung gamot ni Mama! Dali! Ma? Oh, ah, si Erning, ba't ikaw nagluluto? Meron lang akong pinaasikaso. O eh, no naman, kung ako nagluluto, eh gawaing babae naman to. Dito sa bahay, lalo sa ating tatlo, dapat hati-hati ang gawa. Hindi pwedeng ikaw lagi ko nakikita nagtatrabaho. Ganun lang ako talaga, maasigaso. Paano kung mamihasa si Erning? Oo, hindi naman siguro. Lalo na ako. Hahanap-hanapin ko luto mo. Eh, paano kung iwanan mo na kami? Eh di, humanap ka ng babaeng masipag. Masarap magluto, katulad ko. Eh, kung hindi ko makita yung sinasabi mo? Eh di, huwag kang tumigil sa kahahanap. Alam mo, wala akong makitang dahilan para iwanan ka ng asawa mo. Mabait ka naman, maalalahanin. Di ka pala mahirap mahalin. Ganun lang talaga ugali ko. Pag meron akong gustong pasalamatan, talagang ginagantihan ko ng kagandahang loob. Wala naman ang ginawang mabuti sa'yo ng tatandaan ko, ah. Meron! Hindi ka lang kasi mayabang. Sarap to, ah. Ayan, ito. Mas marami isda rito. Malalaki, sigurado ko. Daton, ito na yata! Ito na yata may kumakagati! Tandaan! Ikaw na ito rin! Uy, sandali! Baka mahulog ka! Teka, sandali! Sinaya. Ito meron na! Sinaya! Huh?
Okay ka ba? Ha? Okay lang ako. Hindi ko inaasahang mangyayari sa akin to. Akala ko wala na akong karamay. Hindi ko pinangarap na mararamdaman ko pa ito. Matagal na ako nawala ng pag-asa. Isang tao lang nagbigay halaga sa buhay ko. Ikaw lang. Ikaw lang ang pag-ibig sa buhay ko. Ngunit bakit ka naman ganyan? Walang tiwala sa akin. Mahal na mahal naman kita. Tunay ito aking sinta. Hindi kukupas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. At ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko katibig, asahan mong sa iyo pa rin ang puso nito na iyong inangkin. Makinig kanino man, ikaw lang naman at wala nang iba. Sana ay maniwala ka na. Tunay ito aking sinta. Hindi ko pupas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kitang talaga. Pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapilig, asahan mong sa iyo pa rin ang puso nito na iyong inangkin. Ikaw lang ang panaginip ko. Ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapiling, asahan mong sa iyo ka rin ang puso nito na iyong inangkin. Ayan, kaya ulit, ayan, ulit, baba.
pwede mo dyan. For the God of God's hand, for the meager in his hand, Mama, life has come begun, but now I'm Dalton, napakasaya ko nito mga nakaraang araw. Alam mo, ngayon ko lang naramdaman to. Salamat, ha? Pero palagay ko dumating na tayo sa pagkakataong kailangan na nating magdesisyon bumalik sa Maynila. Gusto kong masabi sa anak ko, anak, marami na tayong pera, pwede na tayong magsarili. At gusto kong makilala mo siya. Itutuloy mo ba ang balak mong pagiganti sa asawa mo? Ewan ko, paiba-iba isip ko eh. Pag naaalala ko siya, gusto kong pagbayaran niyang lahat ng mga kasalanang ginawa niya sa akin. Pero minsan, naiisip ko rin, pag nakuha ko na ang anak ko, wala na akong mahihiling pa. Pero ang talagang gusto kong gawin ay maipakita kay Alfred na nabuhay ang pinatay niya at mabawi ko ang inagaw niya sa akin. Paano kung hindi niya ibigay? Tess, walang personalan to, ah. Business is business. Kesa lumalapan sugat, you and your mama can go to hell. Fine. Fine. We'll see you there. Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka tumawag sa security agency? Kumuha ka ng magbabantay sa atin. Anong malay mo? Baka may binabalak na masama sa atin ng babaeng yan. Good evening. Good evening. Ako ang sales lady ni Mrs. Magnaya sa jewelry shop. Wala pa po sila eh. Alam ko, pinauna nga niya ako rito eh, para ibigay itong mga alahas sa mga maids. Eto oh. Halika, pasok ka. Baka ma-hold up ka pa dyan sa labas eh. Salamat. Okay lang. Hi. 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 Hello. Rining? Ha? Teka, Rining, ako si Selena. Selena? Selena? Halika, pumasok ka sa loob. Wala si Signore, pero darating na yun. Oh, ano bang ginagawa niyo rito? Bumalik na kayo sa pwesto.
alis na tayo, magkakasama tayo uli. Hindi na tayo magkakaiwalay. Hindi na ako papayag mawala ka sa akin. Naku, ayara sila. Kukunin kong gamit ang bata. Teka muna, sandali. Tulungan mo muna kami makalabas. Ma'am, andyan po yung sales lady ninyo. Bantayan ang bawat tulog ng bahay. Siguraduhin nyo nakalak ang gate. Ilak ang gate. Dali, Trining! Anong ginagawa mo sa kwarto ng bata? Ma'am, kasi ho eh, pinalitan ko ng lampin, basa ho eh. Siguro, pinasobrahan mo na naman ang padede, no? Umalis ka nga dyan! Nora! Umalis ka dyan! Si Baby! Bakit wala rito ang bata? Nasaan si Baby? Mama? Si Lina? Oo, Alfred. Buhay nga ako. Inutil ka talaga. Wala ka nang ginawang tama. Akala ko ba pinatay mo na yan? Pues, patayin mo ulit! Sige! Sundin mo ang utos ng inamong timang may mamamatay sa atin. Pero sinisiguro ko sa inyo, hindi ako. Sa ginawa ninyo sa akin, dapat pinatay ko na kayo. Pero wala na sa bala ko yun dahil wala na akong interes sa inyo. Bumalik ako rito para sa anak ko. At para wala na maraming gulo, pabayaan nyo na kaming umalis ng anak ko. Patayin mo na yan. Ano ba, Mama? Inuutosan kita. Hindi ko kayo mapapayagan ng anak kong umalis. Inaamin ko, naging malupit ako sa iyo noon. Dahil doon, dapat mo nga akong patayin. Pero hindi ko makakapayag na umalis ka. Dahil ayoko na magkalayo tayong muli. Si Lina, pinagsisiyang kong lahat ng ginawa ko sa'yo. Hindi mo lang alam kung paano kita hinanap. Hindi alam ni Mama. Sinuyod ko ang bumulakan para makita ka lang. At kung gaano kasakit sa akin nang hindi kita makita. Ay, ganun din ang pagputok ng dibdib ko sa kasiyahang makita ka ngayon. Gawin mo ang sa palagay mong nararapat para sa akin, Selena. Pero bago ka magdesisyon, gusto kong marinig mo ang sinasabi ng kalooban ko. Patawarin mo ako, Selena. Pagkatiwalaan mo ako muli. Pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko lahat ng pagkukulang ko. Dahil wala akong bang minahal. Kundi, ikaw lang. Ulul, gutom lang yan eh. Huwag mo kong subukan, Alfred. Pasok! Pasok, sabi eh! Dali! Trining, ilak mo ang pinto, dali! Guardia! Tulungan niyo kami! Guardia! Buksan niyo ang pinto! Ay! Dagot!
Si Nino, papano ka? Bahala na! Hindi pwede! Hindi, bata muna! Abutin mo na! Hoy! Naging kamukha mo tuloy si Mama. Ayok! Saan ilog naman kaya ang nagtatapot ngayon? Ba't ang pagong hindi ka namamatay sa tubig? Sunugin lang kaya kita. Ayok! Hanggat hindi mo ako napapatay, hindi kita titigilan! Kukunin ko pa rin anak ko sa'yo! Paano ka ba magpaalam sa isang minamahal? Kailangan ba luha na pumapatay? Patayin mo na muna yan! Bago dumating pa mga pulis! Ma! Papatayin ko to! Ano pa nga ba nagawin ko? Diba? Alfred!
Kissing, ano ba? Alfred! Alfred, Kissing! Alfred! Alfred! Nasa kamay! Kunin mo yung baril! Akin yan! Dalton, paano tayo? Ang pag-iisang dibdib ninyo ay isang tagumpay ng pag-ibig at paniniwala sa kabila ng mga pagsubok. Naririto kayo sa harap ng Diyos at ng mga tao upang tumanggap ng sakramento ng matrimonyo, isang simbolo ng walang kamatayang pag-asa ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay may karapatang magbagong buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at ipahayag ninyo ang mabuting balita ng Panginoon. You may now kiss the bride. Kahit itanong mo